Magandang araw mga kabangkaan. Dahil sa quarantine pa rin ako, dalawa pa rin bangka ang nakatingga sa akin na puro may part 1 sa ating mga video. Sa ngayon, magkakaroon tayo ng tutorial tungkol sa paggawa ng mga miniature, ay yung mga bangkang maliit na ayari lang sa scrap na pwede nating pagkakakitaan. Halimbawa, mga pan-display. Ito. Yan. Ito ang ating gagawin na pwede nyong pagkuna ng pwedeng pambenta, pang-giveaway. Yan po. Madali lang po itong gawin. Ito, pwedeng gawin. Ito, wala pa itong pintura. Ito, kulang pa talaga. Pwede nyo itong gawin. Isok ninyo sa mga mahogany color para magmukhang luma. Ito, ginawa ko. Wala pa ito. Pero ito, ang gagawin ko, tuturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Na pwede nyo itong ipang-display, ipang-migay, basta pulido lang ayari, tapos malinis, makintab, tapos nga, gagawin ninyo ng, lalagyan nyo ng pangalan, halimbawa ay souvenir, yan, ito po yun. At pwede din yung pangpatong sa mga, yan, table, mga managerial table, ayan. At basta marami itong pwedeng, ano, maraming nagkaka-interest dito dahil dati, nung ikasal yung aking hipag, ito yung kanyang ginawang pang-giveaway sa mga ninong. Kaya, iginawa ko siya ng pang-giveaway talaga. Sa ngayon, ito, gagawa tayo. Ang kailangan nyo lang, ang ginagamit ko dati yung popsicle stick. Kaso, bibili pa tayo. Ito talaman, marami tayong scrap dito sa yan, sa mga ating ginawang arsibo. Kung wala kayong plywood naman lambot, yung ang bibilhin nyo po yung popsicle na available po yan sa mga bookstore natin. Yung popsicle stick yung pinakamalaki. Kung makita yung ginagamit ng mga doktor pang sundot sa dila para bukay yung bibig, ayun po yun. Dahil sa ngayon, marami naman tayong scrap. Ito ang ating gagawin. Ayan. Ito po ay may habang, yung raw materials so may habang 150 mm. Ayan. At ito, panoodin ninyo kung paano ang paggagawa nito. Yung pong ating gagawin ay 150 mm ang haba, 20 mm ang taas. Ngayon, kung mas maganda, kung marami na gagawin nyo, mas maganda kung may ganito kayo, itong cutting to, binibili ito sa bookstore. Ayan, yung isang grid nito, halos sakto 10 mm. Kaya ito, para mabilis, itatapat nyo lang sa mga grid na yan. Tapos, hindi nyo na kailangan magguhit. Yan. Dalawang grid ang ate para eksakto 20 mm. Ayan. Yan. Yan, meron na tayong dalawang sidings. Kailangan yung dalawang texture magkasalisin, hindi yung magkasunod na ganyan, yan, magkasalubong. Pwede yan, magkaganyan, yan. Meron na tayo. Ngayon, dahil yung ating bangka, kailangan yung medyo mapapaganyan, yan. Kaya na bahalang mag-isip kung gano'n ang inyong degree. Yan. Yan. Ito sa akin, konti lang. Yan. Ayan. Meron na tayong dalawang sidings. Pwedeng diretso ang inyong anong ibabaw, pwede namang may porma. Ayan. Para ano, pwedeng papaganyan. Gagawa tayo ng iba-ibang style cast. Ngayon, ay tuturo ko muna sa inyo ito para may idea kayo. Ayan. Lalagyan ko lang ito ng guhit. Ang purpose ko dito, para pag naglagay ako ng divider sa gitna, sa guhit ko na yung tatama para eksakto yung buka. Ayan. Yun. Para po maganda yung pagkakahugpong ninyo, hindi walang kawang, lagi natin ng bevel. Ayan. Ayan. Proceed tayo sa ano, sa pagkakapit. Ayan. Lagi tayo ng plywood dahil baka nadumi yung ating chopping board. Ayan. Oops. Mm-hmm.
yung ating unang, ano yan, nagawa tayo. Tapos, bago natin paglapatin itong kabilang dulo, lagyan na natin ang division dito. Yan, para siya ay maganda buka. Yung ating gagawin, hindi diretso, kailangan, yan, papaganyan, yan, yan. Yan sa drawing niyan, yan ang ating ano. Yung ating 50mm na puwit, yung gitna, gagawin natin 60. Ayan. Pangit na yung aking ruler. Ayan. Ngayon, kailangan natin maglagay ng, dahil siya may layag siya, kailangan ay B yung ilalim niya. Ayan. Mag-ano lang tayo ng 5mm. Ayan. Ayan. 5mm. Ayan. Guhita natin din eh. Ayan. 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 Makikita ninyo, ito yung ating ilalagay sa gitna. Mas makapal kaysa rito, mas malapad. Ayan. Ito po, ayan. Meron na tayong hal. Ayan, may background pa tayo. May nagbibideo, okay. Na tayo ngayon, proceed tayo sa ilalim. Ayan. Kung makikita ninyo, yung gitna, nakabit. Diyang normal po yan sa mga sailing boat. Tapos meron pang mga dorsal dito sa ilalim. Ito, pan-display lang naman. It's up to you. Okay lang kung maglagay kayo. Hindi, ito, pang-demo lang. Ngayon, lagay tayo ng ilalim. Ayan. Oh, kuha tayo sa ating mga scrap. Mm-hmm. Ayan. Ito po. Yari na yung ating pinaka-hole niya. Ayan. Ito. May halbang 150mm. Kaso pag na-bench siya, i-exe siya. Ayan. Ito. Saglit lang po natin itong gagawin. Ayan. Yan ang ilalim. Ayan. May dugo pang konti dahil sa aking sugat. Ayan. Ngayon, ay proceed tayo sa sunod. Ang ating gagawin, lalagyan natin ng mga sahig ito. Ayan. Sahig. Dahil pag inuna nyo yung layag, mahihirapan na kayo maglagay ng sahig. Kaya step by step, sahig muna ating unahin. Dahil ito nga, sabi ko sa inyo, nakabikat yung ano, hindi pwedeng wala kung sa tunay. Dahil pag tungtong ng sahig dito, at dahil nga naka-incline yung sahig, posible siyang madulas at mahulog. Huwag nahulog, baka makain pa ng pating. Joke lang po. Malambot. Sa scrap tray tayo. Ayan. Ang gagawin natin, eto. Sapi natin dito, ito muna unahan, pinaka-compartment sa hall niyan. Ganyan nila ang naninyo, para siguradong sukat, ayan. Guhitan. Ayan. Ayan, gumiguhit na. Yun. Yung kita ninyo, ayan. Oh. Ayan. Ipapasok natin sa unahan niyan. Sapi lang yan. Ayan. Eto na po. Ngayon, eto. Sukatin natin ito. Ayan. Ayun. Ayan. Hipan. Ako, itong higpit sa anong ito. Tapos, itong, ito namang gitna. Ayan, lalagyan natin. Ganun din. Lagay nyo, sukatan lang para pag nilagay ninyo, yan. Ayan, tapos ito na yung ating ilalagay, yan. Ayan, may sahig na. Ngayon, para magmukhang tunay, ang gawin natin yung sahig yung sunod-sunod. Ayan, magilay lang po yun. Ito. Mm-hmm. Ito, iguhit natin dito. Ayan.
Ngayon, ang gagawin natin ay gawin natin siyang parang sahig, dikit-dikit. At nilagyan natin ang bilang. Ayan. Ang purpose po nito ay pag kinatch niyo siya, ay hindi kayo maliligo ulit ng pagkakasunod-sunod. Ayan. Kita niyo na. Ilan yan. Ngayon, yung mga sidings nito, dahil pag ito ay basta yung uli kinapit, hindi nyo makikita yung dugtungan. Kaya kailangan may liha tayo. Ayan. Yung pinaka edge niya ay matalas, yung lihahin ng nakatagilid. Ayan, para magkaroon ng... Ayan, okay na. Kuha natin yung pailalim. Ayan, sunod-sunod ulit tayo. 1, 2, 6, 7, 8. Ayan, kita naman ninyo. Oops. Ayan. Tuntay natin. Ayan. Ayan. Ngayon, ang teknik dyan, magkakapit, tuunan ninyo. Ayan. Tapos, ilagay natin ang sa dulo-dulo lang ang pagitan. Ayan. Ayan. Kabilang dulo. Ayan. Pagitan. Ayan. Kita ninyo, kapit agad. Ayan. Makita ninyo, parang may tuloy na siyang sahig. Ayan. Tapos, ilalagay natin dito. Ayan pala. Ayan, oh. Ayan, meron na siya siyang sahig. Yung ating sakay dito, hindi na siya madudulas. Ayan. Ngayon, proceed tayo sa upuan. Ayan. Kita ninyo? Oh, lubog siya ng konti. Ayan. Ang bilis gumawa. Basta may proseso. Ayan. Ngayon, maglalagay tayo ng pinaka dito. Galapa. At saka yung pinaka takob dito. Ayan. Ayun. Ayan. Kita ninyo. Oh. Ito, kailangan nakapatong. Ayan. Kita ninyo yan. Meron na siyang takob. Sunahan. Pero mas maganda. Ayan po. Aha. Makita ninyo. Meron na. Ayan. Kasi kaya natin binulog ito para pag sandal ng upo dito. Ayan. O kaya kanyang sandal din. Parang ano. Ayan. Ngayon, lagay natin dito ng pinakagalapa. Ayan. Yung malapad. Ayan. Ayan, ito na siya. Tapos, ayan. Itong mga sobra sa gilid, pwede nyo liahin ko kung mga cutter. O, yari na, oh. Simpleng-simple lamang. Ito, pwede na itong hindi layagan. Lagyan niya lang dito ng design na may lagay ng rowing, yung pag-ganyan. Ayan. Okay na, lagyan ng upuan dito para, ayan, ganyan. Pwede na ito. Ayan. Ito, double purpose. Ito, pwede niyong hindi lagyan ng layag. Pwede gawin yung may sagwan. Ginaganyan lang. Ayan. Ganyan lang po. Pero kung gusto niyo lagyan ng layag, pwede din. Ito, ang gagawin muna natin ay yung sinasagwanan. Tapos, pag naipakita ko sa inyo, ayun, tutuloy ko na gawin siyang may layag. Ayan, ito. Ayan. Dalawa na yung kanyang upuan. Isa dito. Kung dalawa naman sila magkasama, magpi-fishing, ayan, pwede na sila. Tapos, ang gagawin muna natin sa kanya, yung rowing. Rowing boat, may sagwan. Gawa muna tayo ng sagwan. Oops.
Taran! Ito na po. Ayan, hiyari na yung sagwa natin. Yan, linisin muna natin para mag-practice tayo. Yan. Ganito po yun. Yan. O kaya kung kayo nakatalikot, yan, ganyan. Nakapo kayo din eh. Oo. Oo. Yan. Pero, kaya hindi nyo magagawa yan hanggat may lagayan po dito, nakasaklang yan. Yan, ganyan. Mm-hmm. Ayan, may sagwa na siya. Ngayon, proceed tayo sa paglalagay ng layag. Ito, yan, bubutasan na natin. Yan. Ito, dito natin ilalagay ang layag. Dito, sa ubos. May nakahanda na akong panglagay, pinakapalo kung tawag sa amin. Yung pinaka, ano. Ito, yung pwedeng barbecue stick lang. Kawayan natin, bibilugin, tapos ibabao natin dito. Yan. So, ikot-ikotin ninyo. Saka dito sa puno. Yan, dito. Ayun, saka doon sa isa pa sa loob. Ayun. Oh, matibay na. Ngayon, proceed tayo sa layag. Nakapagkat na tayo ng layag, medyo ibebend-bend, inakabend ng konti, nakakamp, yan. Para. Kailangan, pag maglalagay ito, sobra, dahil yung tali, doon natin ilalagay. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Ayan. After natin mailagay ito, yan. Lalagyan natin ito ng layag sa unahan. Siyempre, yung unahan, kailangan may talian din. Yan, lalagyan natin ang talian dito. Yan. Tapos, dito natin lalagyan yung tali. Abagting. Ayan, naikabit na natin yung unahan. Yan. Lalagyan naman natin ito ng layag. Yan. Ito, kakapit lang natin sa lubid. Ayan. Ninyo, yan. Kompleto na ang layag. Ayan. Ngayon, tatalian na natin dito. Para, siyempre, nakatalian dito. Lalagyan natin ang timon. Ayan. Ito, ayan. Ready na for sailing. Ayan. Ang gagawin natin, lagyan natin ang stamp. Ayan. Ayan, may dalawa na tayong yari. Saglit lang, pinagsabay ko na. Pero isa yung pinakita ko sa inyo. Ayan. Magtabas yan. Ayan. Ito na po yung ating finish product. Ayan. Ayan. Makikita ninyo. Ayan. Kailangan, pag ganyan din layag, pag mag-i-stand kayo, medyo nakatagilid. Kung sa naroon ang layag, doon yung tatagilid ng konti. Ayan. Para magmukhang nasa dagat. Ayan. Ito, pwede nyo ilagay sa inyong table. Ito, wala pa itong mga top coat, yung clear. Tapos, babarnisan ko ito ng Valspar. Yan, para magmukhang vintage yung kape, hindi umubra. Yan. Tapos, basta po kung kayo gagawa nito, isa lang sukat. Halimbawa, isa lang ang may order. Yung isang una nyong ginawa, kung anong sukat nun, ganun na lang ang inyong gagawin. Kung ilan man ang order ng mga order sa inyo. Dahil po, kailangan po natin ng uniform at saka yung quality. Dahil kung kada gawa kayo, tapos may iba-ibang sukat, iba-ibang design, eh hindi po maganda. Kaya po, ang magandang gawin ninyo, pag nakagawa kayo ng isa, yung isang yon ang pinaka-pagkukuha ninyo ng sukat. Lahat ng pattern, layag, yung sidings, yung ultimo, yung stand, at yung haba ng mga palo niya, yun ang inyong kukuhanin. Yung isang una yung ginawa, kalasin ninyo at lahat ng parts niya, doon kayo kumuha ng sukat, ano na lang yung dikit at saka guhitan. Para po isa talaga ang maging sukat. Sige po, hanggang dito po na lang at subscribe po tayo sa aking channel. At waiting po tayo doon sa ating mga pangkarera at hindi pa ako makalabas at total wala pa din naman yung ibang pyesa natin. Sige po, ingat kayo.